Hi mga idol, kamusta? Welcome back to my channel mga idol. Gusto ko lang sagutin ang lahat ng mga katanungan ng mga nag-message sa akin sa Messenger at nag-message sa akin dyan sa YouTube. Ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayon mga idol? Ito ay maraming excited dito sa pag-uusapan natin sa topic natin na ito mga idol. Ano ba ang topic natin ito idol? Magkano ba ang Caddies fee o ang binabayad sa mga Caddie? Yun ang pag-uusapan natin mga idol. Panoorin nyo itong videos na to para magkaroon kayo ng idea magkano nga ba ang rate ng Caddie o binabayad ng mga players. Caddies fee mga idol ang pag-uusapan natin. So bago yan mga idol, isang intro muna mga idol, ito. Yun na nga. Magkano nga ba ang Caddies fee? Eh, matagal na nang inaantay ng mga idol natin dyan eh. Maraming nag-message sa akin. Magkano ang Caddies fee, idol? Magkano nga ba yung binabayad ng mga players sa Caddie? Una, idol, pag-uusapan natin kasi, idol, meron niyang kung tawagin European Caddie at yung mga normal na Caddie lang na talaga nagtatrabaho sa Caddie. So, mapunta tayo sa European Idol. Yung European, yung tinatawag na European Caddie, yun yung nagka-caddie sa mga big tournament, mga idol. So, para lang sa kalaman nyo, magkano ba yung binabayad sa kanila, idol? Meron akong nakausap na European na Caddie. Sabi niya, yun daw, pag nanalo sila, 10% siya doon, idol. 10% siya sa panalo ng player. Na pag nanalo sa tournament na golf tournament yung player niya, 10% siya doon. Pero pa yung tip, idol, may tip pa siya. So, sabihin na lang natin, $100,000 kunwari lang, example. So, may 10% siya ron na sa $100,000 na yon, tapos may tip pa. So, medyo malaki-laki yon, idol. Pero buong ano yon, buong tournament yon hanggang sa matapos, hanggang sa yun nga. Pagka daw hindi naman sila nanalo, depende sa usapan nila, basta yun ang rate. 10%. So, tsaka pera pa sa tip. Mapunta naman tayo, idol, sa Pilipinas. Sa Pilipinas, siguro example ko na lang yung sa akin. Dati kasi nag-caddie ako dyan sa Pilipinas. Nung way back to 1997 ba, idol? 1997, nag-caddie ako dyan. Kasi may kategory yan, idol. Ang caddie may kategory sa amin. Sa Capaginaldo, ha. Meron tinatawag na class A, class B, class C. So yung class A, yun yung talagang mga veteranong caddie, yung talagang marunong, yung mga yon, yung mga alam na nila kung ano yung mga dapat gawin as a caddie. Yung class B naman, tama lang, level lang, tsaka medyo bata pa mga idol, bata pa sila. Yung mga class C naman, yung talagang parang extra-extra lang, yung bago pa lang sa caddie. Yung class A, yung rate nila dati, 150. Dati pa yun, 1997, 98, 99, 2000 yun. Yung rate nila, 150, idol. Tapos yung class B, 120. Pesos yun, idol, ha? Pesos yung pinag-usapan natin. Tapos yung class C, 80 yata. Hindi ako nagkakamali. Noon yun. 1997. I'm talking about 1997, 98, 99, 2000. So, ngayon, idol, may nakausap pa akong mga caddie ngayon, 2020. Sabi nila, ang caddie fee na raw is 500 ang minimum, idol. So, malaki-laki na rin yun. Tapos, titipang pa kayo. May mga player na talagang magagalante kung tawagin. Nagtitip ng 1,000, 500, 200. So, siyempre, depende yun sa servisyo nyo. Sa servisyong binibigay nyo pag natutuwa yung player, di ba? At saka, may mga player din kasi may mga konting betting, kung tawagin, konting pustahan. So, pag nanalo sila, may balato ka, idol. So, siyempre, yun yung maganda sa caddie. Kumbaga, yung ano na yon, yung sinasabi kong caddies fee na yon, yun lang yung minimum na babayaran sa'yo. Pero, siyempre, may mga iba na hindi rin nagtitip. So, yun lang, medyo talagang malas-malas ka ng konti doon. Pero at least, meron ka ng 500, may pera ka na. Kumbaga, hindi man siya mag-tip o mag-tip, meron ka ng pera, meron ka ng caddies fee, ika nga. So, yun, idol. Idol, dito naman sa Dubai, nagka-caddie rin ako, idol.
Pero ang trabaho kasi rito, idol, marshal eh. Starter marshal ako rito eh. So, ang caddie rito, parang part-time na lang. Part-time job na lang dito yun, idol. So, magkano nga ba yung rate namin dito? Ang minimum namin dito, 150 dirham. So, sa peso yon idol, nasa 1.8, 1.7. Depende sa palitan, idol, sa peso. So, yun. Tapos, lahat dito nagtitip. Hindi, may iba, pero bira yun, idol. Bira yung mga hindi magtip. So, karamihan nagtitip. So, yun, eh, maganda. Tapos, 4 hours mo lang bubunuin yun. 4 na oras lang. So, meron ka ng, let's say, sa Pinas, 500, di ba? Tapos, sa amin dito, 150, so 1.8, 1.7 sa pera natin, so sa peso. So, di ba, idol, malaking ginhawa, maganda kahit paano, malaking tulong sa pamilya. So, yun na, idol, depende yun sa servisyong binibigay mo, idol, siyempre. Sabi ko nga sa'yo, kapag natutuwa yung player sa'yo, siyempre, may magandang tip ka. Kapag medyo hindi ganun kaganda yung servisyo mo, minsan wala pa, minsan meron naman, pero hindi ganun kalaki. So, nasa sa inyo pa rin yun, idol, kung paano nyo i-handle yung trabaho at binibigay yung servisyo para sa mga player para matuwa. Okay, idol? So, yun, idol, ha? Yung European, iba yun. Huwag natin pag-usapan yun kasi medyo malabo tayo ron, eh. Eh, talagang ano yun, eh. Kumbaga sa ano, may mga salansala yung mga kadi ron. Eh, ang pinag-uusapan ko lang is about sa Pilipinas, yung rate sa Pinas, nasabi nga nila 500. So, not bad, idol, kasi medyo malaking pera na rin yun, eh, sa hirap ng buhay ngayon. Sa mukuha ninyo ni Mandana yun, di ba? So, tapos sa loob ng 4 hours lang, eh, yung iba, magkano yung minimum rate nila sa Pilipinas sa trabaho, tapos 8 oras pa. So, yung mga kadi, malaking bagay kasi 4 hours lang. Tapos, 4 hours sa umaga, kung gusto mo ulit, kung masipag ka ulit sa hapon, magkadi ka ulit, so, not bad, 1,000, idol, di ba? Not bad yun sa mag-apon. So, at least, malaking tulong sa pamilya, idol. So, yun nga, idol, yun ang rate ng mga kadi. So, sana nasagot ko mga katanungan nyo, idol. So, yun lang muna, idol, kasi maglalaro kami ng golf, eh. Andun nyo nga yung mga kalaro ko, nag-aantay na, yung mga boss ko. So, eto, ang maganda pa sa amin, pag naglalaro kami ng golf, may yung boss namin, naglalaro ka na ng golf, titipan ka pa. So, maganda, di ba? Malaking bagay. Kaya sabi ko nga sa inyo, idol, masarap magtrabaho sa golf course. Unang-una, nandyan yung pera kasi karamihan ng mga naglalaro ng golf, talagang may pera. Talagang medyo mga malalaking tao na talagang willing magbayad basta matuwa lang sila sa inyo. So, yun, idol, ha? Sana may natutunan kayo. At yun lang muna, idol, sa next vlog na lang ulit. Yung mga gusto pa lang magpa-shoutout, idol, eh, hindi ko muna magagawa ngayon kasi nga maglalaro kami ng golf. So, sa susunod na vlog, doon ko kayo si-shoutout, idol. Idol, salamat! So, lagi kong sinasabi na wala tayong ibang sasandalan kundi ang Diyos lang. So, lagi tayong magdasal at manampalataya sa Kanya. And God bless us all and laging mag-iingat. Salamat!